Hello po lahat sa ating mga kolektor. Ngayon po ang pag-usapan po natin itong 50 centimo flora fauna series. So yan pong hawak ko ay BU, Brilliant Uncirculated. So bago pong lahat, mag-subscribe na po kayo sa ating channel, mag-like, at pindutin po yung notification button. So ngayon po, tingnan po natin yung reverse at obverse ng 50 centimo. Tinatawag nila na Petticoppaga jefferi, yun ba? So ito po, no, yan po yung 50 centimo. So Brilliant Uncirculated po yan, bali gamit po ako ng gloves para iwas marking sa coins, para manatili po yung condition ng ating coins. So yan po yung 50 centimo Marcelo H. Del Pilar, 1989 po yan, no? So BU po yan sa Brilliant Uncirculated. Bago pa po yan, excuse, bago po yan. Bali meron, kung nakikita nyo po sa baba ng centimo na word, meron po siyang dot, bali aksidente po yan, no? Pero BU pa rin yan sa. So yan po siya. So yung mga ganyang condition po, binibili rin po yan sa, no? Ganyang klaseng condition bago kumikinang. Sa kamakaramihan po kasi ngayon sa mga collector ang hinahanap yung mga itong coins is bago. So itong gayetong condition po to siya, umabot po to siya ng 15 to 20 peso ang isa kung bagong condition niya po. Tulad po ng hawak ko, BU, inumitan ko ng gloves para iwas gas-gas o markings. Kung may oily po yung kamay natin, didikit po yan. So yung ganyang condition, nasa 15 to 20 peso po siya. Yan pong condition. Kaya bago pa po siya, kumikinang pa po yan. Ganyan. Pero yung iba po kasi yung ganito, pag sa eBay naman kayo bibili niyan, umabot po yan ng 100 plus or 200 plus. Pero dito lang po tayo sa Pilipinas, local, nasa 15 to 20 peso lang po yan. Sana yung bago na. Yung iba po nagbibenta naman 50 peso. So depende pa rin po yan sa seller, pati sa negotiation nyo, kung magkano po ang presyohan ng 50 centimo. So bago po lahat, tingnan po natin yung features ng 50 centimo. So total mintage po ginawa ng 50 centimo ay 401,186,000 pieces po ang nagawa na 50 centimo. So ito pong hawak ko ngayon is 50 centimo rin, pero scrap condition. Yung mga ganito pong klase, hindi na po ito nabibili. Pero yung mga baguan na collector, binibili po ito nila. Pero yung ganitong condition po, scrap condition. So ang ano po nito is kilohan na po ang usapan pag ganitong condition na po ng coins, no? Pero yung ganito kadalasan hindi na po ito binibili. Pero sa mga baguhan, binibili po ito nila. Pero umabot lang po ito ng 5 peso, 3 peso. 3 peso hanggang 5 peso. Pero sa totoo, yung ganitong condition is scrap condition. Meron naman pong ganitong panglinis, yung MS60. Kaso lang mahal. Patatanggal po yan yung kalawang niyan. Pero mahal lang po yung chemical ang paggamit niyan. MS60 po yung tawag sa chemical. So yung ganyang condition po, scrap. Ang bintahan po niyan, kilohan na ang pag-usapan. Basta ganyang condition. Tulad po niyan, sample ko po yan para malaman nyo. Yung ganyang klaseng uri, wala na. So yun po, no. So itong hawak ko, BU naman. Ganyang klaseng condition, mahal. 15 to 20 peso. Pero yung iba sa eBay nagbibenta niyan, nasa 100 plus pataas. Meron naman dito sa Facebook nagbibenta, nasa 50 kung ganyang condition. Pero yung sa akin po, nabili ko yung 15 to 20 peso lang po yan, no, Brilliant Uncirculated. Kung nasa proof coin naman po yan, mas mahal po pag proof coin. Siguro umabot po siya ng 300 to 500 peso proof coin. Yung sa akin, BU lang po yung condition niya, no. So ganun na po, may kamurahan lang po siya, 15 to 20 peso. So ayan po, no. Yan po yung front ng 50 centavo, centimo. Tapos yan naman po yung likod,
Marcelo H. Del Pilar, Republika ng Pilipinas, 1989. So, mga ganito po yung presyo po, nagdidepende pa rin sa negotiation po ng seller or isa buyer. Kung maganda po nag-usapan nyo, maganda rin po yung presyohan yan. Pero kadalasan po, meron talaga silang fixed price, nagdidepende pa rin sa yung presyo sa status ng coins, kung bago o hindi. So, hanggang dito na lamang po, no? Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat po.